People, magandang araw sa ating lahat sa mga baguhan na nag-subscribe sa aking YouTube. Huwag kalimutan mag-click the bell para malaman natin at makikita ninyo ang lahat ng aking mga vlog na makakatulong sa inyo. Kung kayo nakulam na barang, nagayuma, or kailangan nyo ng gayuma, or kailangan nyo ng tulong sa gamutan o healing o ritual. Okay? So ngayon magbabahagi po ako sa inyo tungkol sa ating mga herbal na makakatulong tungkol sa pagtanggal ng mga kulam, barang, or etc. So, ito ngayon ang mga herbal na dapat natin gawin. Una, people, kailangan mayroong kang tagbak sa bahay. Ang tagbak, people, ito yun, ang forma niya. Pag malaking-malaki na kataon na ito kalaki, lagpas taon na o lagpas bahay na kalaki. So, kataas pala. Ito na ngayon ang dahon niya. So, kung maliit pa siya, people, ito para siyang dahon ng sabi nilang luya na luya, kasi alam ko ang luya iba rin eh. So, ito yun. Basta ito ang tagbak, people. Sa bahay ko marami akong tagbak, people. Yan. Ito ay isama nyo to sa pagpaliko or isama nyo rin ito sa pagpakulo ng tubig na para inumin ninyo. So, isa muna, alagaan nyo ang tagbak. Tanglad. Ang tanglad people ay isa sa may wagang herbal na ating gagawin. Ihalo rin iyan sa pagpakulo mo ng tubig. No? Isa rin po ito, ang tanglad, pangontra sa ahas at pangontra sa kulam barang. At isa pa people, etong dahon ng atis. Kaya huwag kayong mawala ng tanim ng dahon ng atis, people. Dahil ang dahon ng atis, people, ay makakatulong sa inyo. So, kung mayroon kayong tama, people, isa lang ang pagkakakilanlan. Ngayon, i-rub ninyo to, tapos amuyin nyo. No? Amuyin nyo yan. Ako may tama yata ako. Kasi, yan. Inaamoy ito, rub. Rub mo ang dahon ng atis at amuyin mo. Ang amoy ng dahon ng atis, mga ka-ritualista, ay isang maangto o mabaho, nakakasuka ang amoy nito pag ikaw ay walang tama, no? Halimbawa, kung may dahon ka ng atis sa kapitbahay, saan man ingi ka, libre lang yan. Ngayon, i-rub mo to, rub, ganyan, kurutin mo lang siya. Ngayon, amuyin mo. So, pag inamoy mo ito, walang kaamoy-amoy o mabango para sa'yo, or kahit anong gawin mo, napakabango pa rin niya. No? Ibig sabihin may karga ka sa katawan, may tigal po, may palipad hangin, o may kulam barang, o may maligno na nakasapi sa pagkatao mo o katawan. So ngayon, pagkakurot mo naman ito, people, at inamoy mo at mabaho, maangto, or sobrang nakakasuka, yan talaga ang amoy ng atis. No? Yan talaga ang amoy niyan. Kaya ibig sabihin wala kang karga sa katawan. So ang dahon ng atis, ito ay nakakatulong sa mga kinukulam. Ilaga mo, ihalo mo rin ito sa tubig na papaligo mo, people, ha? Yan ay isa sa mga katulong sa iyo. Ang isa ring dahon ng atis, people, kung ikaw ay may kulam or ikaw ay may barang, nagkaroon na ng mga sugat-sugat ang katawan mo, ito rin ilaga mo or pakuluan mo, tapos palamigin mo, inumin mo. Palamigin mo ang yung lamig niya, yun din ang panghugas mo sa mga galis sa katawan mo or na-feel mo na kulam ka or masugat-sugat. Ito rin ang isa sa nakakagamot. Subok na po yan kasi may ginamot kami noon na ito ang ginamit namin. Okay? At isa, ang combination ay tagbak. Yan talaga ang mabisa sa lahat. So ngayon, sinishare ko sa inyo mga people para maintindihan nyo naman at makatulong naman sa inyo kahit papano. Kasi in case na malayo naman ang inyong mga manggagamot o mga ritualista, sa sarili nyo na, kaya nyo ng gamutin sa pamamagitan ng mga herbal. Yan, people. So, kahit papaano makatulong ako sa inyo na maibsan ang mga sama ng gawa ng tao, kulam barang, ba? Kaya mag-alala, dahil legit po ako. Totoo po yan, dahil isa po rin ako sa gumagawa at isa na rin po ako sa nagpapaheal o nagpapagaling ng mga sakit. So, mayroon tayong inaalaga ang isang pasyenteng mayroong cancer na hindi mawari ang sakit, lumalaki ng lumalaki, nagpa-chemo na ng natapos na ang chemo niya, lalong lumalaki naman ang kanyang bukol sa katawan, walang katapusan.
So ngayon, nung ma-encounter niya ako at makilala niya ako, tinry niya ang aking healing at tinry niya, sinunod niya ang mga sinasabi ko na maglaga lamang ng dahon ng atis. Simple lang, dahon ng atis, paligo mo at ilaga mo, yan ang inumin mo araw-araw. Alam mo ang nangyari sa kanya, ipinupupo niya ang kanyang mga karga sa katawan. Lumabas yung mga, kasi binarang yun eh, lumabas yung mga langgam, lumabas yung langaw, no? Ang itim-itim ng pupo niya. Ganyan po. Ito po ang pinakamabisa sa lahat. So, kung naniwala ka man ito, maniwala ka na people, kasi walang bayad ito. Sundin mo lang mga sinasabi ko. Ito ay makakatulong sa iyo. Dahil isa po akong healer, isang ritualista, alam ko ang ginagawa ko. At hindi ako magsishare ng hindi katotohanan. So, iyan na po ang tatlo na ating ilalaga. Okay. Tapos, isa, kamyas. Dahon ng kamyas, people. Isa rin yan na kinakatakutan ng mga mangkukulam people. Kaya ilaga mo rin ito, mamaya rin ilaga ako rin ito. Kaya kumuha ako ng mga ganito, na mga sangkap na yan dahil ilalaga ako rin. Dahil isa rin akong ritualista healer, something na gumagawa ng pamarusa, kailangan ko rin uminom nito. Dahil sa dami ko na rin mga naiingit o nagagalit sa akin na hindi ko naman mawari at wala naman akong ginawang mali. Kaya maraming mga bato na binabato sa akin, maraming mga binibira sa akin. Kaya kahit wala naman akong nararamdaman, iinom pa rin tayo para safe tayo people. So mamaya, ipapakita ko rin yun sa inyo kung paano natin lagain. Ngayon, kung mayroon kayong malumanay na kahoy, malumanay na mga sanga, ito yung mga malumanay, herbal din. Ang malumanay people, kahit kanino mo itanong yan, na mga nakakilala sa herbal na malumanay. Ito na yun ha people, ito na yung herbal na malumanay na sanga. Sa panahong ito pagtag-ulan, wala po sila. Hindi po nabubuhay ang mga malumanay. So, sa December pa, mabubuhay muli ang mga malumanay. Kaya, hindi ako nakakakuha ngayon ng malumanay na herbal. So, alam nyo na yan, i-search din nyo sa aking YouTube channel kung anong klase ang malumanay. Nandyan na rin po, nakapost din po yan, nakavideo din po yan. So, itong tatlong yan, ang pinakamabisa. Isa sa pinakamabisa ang malumanay na herbal, people. Kasi ang malumanay, kababalaghan, klaseng dahon, klaseng puno na nasa tabing ilog lamang makikita. At hindi rin basta-basta ilog lamang makikita ang malumanay na ganitong klase people. Kasi ito ang pinakamabisa sa lahat. No? Ito ang nagpapatanggal ng kulang barang, etc. Pag ito'y nilaga mo at ininom mo people, ang sanga nito, no? Malalaman mo minsan, masasabi mo sarili mo, bakit sumakit ang tiyan ko sa pag-inom ko nito. Ibig sabihin, yung karga mo sa katawan, nirarumble na niya, nag-aaway na sila doon. Inaaway na nitong mahiwaga na ating herbal na malumanay at yung kumulam sa'yo na ikinarga sa'yo sa katawan mo. Kaya pagkatapos nung magrambula na yung tiyan mo, piling mo, nag-iiba ng pakiramdam mo sa katawan mo, ibig sabihin, nililinis ka na nito. Pagkatapos nung mag-iba, parang kang kinakabaga, naninigas na ang tiyan mo, parang masusuka, nag-iiba na ang timplada ng katawan mo, ibig sabihin kumana na si malumanay at itong lahat gumagana na sa katawan mo. Kaya hindi kayo dapat mabahala o matakot if ever na nainom ninyo ang lahat ng herbal na to at nag-iiba ang panimpla ng inyong katawan. Kasi ito ay tulong, tumutulong yan, natanggalin ang nasa loob ng katawan nyo. Ngayon, pagka ganyan ang mararamdaman ninyo, relax lang, easy lang. Haplasan mo na lang na epekasent o mga langis na pangontra o anumang klase mga langis na mayroon ka. At magdasal. Pagkatapos ninyo, pagkatapos ng rambulan nila sa loob ng tiyan, nag-aaway sila doon, tatain mo na. Ipupupo mo na yan people. Pagkapupo mo na yan people, yan na ang paraan na matanggal na unti-unti ang nararamdaman mong kulang barang o barang na nilagay nila sa tiyan mo. Minsan kung may karayom, itatay mo rin yung karayom. Kung ano man nilagay nila sa katawan mo, itatay mo. Kung ang pupo mo ay itim, mayroong kang kulam, mayroong kang barang, mayroong kang palipadhan. Kaya tandaan niyo people, ang aking page ay makakatulong sa inyo. Kaya huwag niyong kaligtaan at huwag niyong kalimutan i-like, subscribe, and click the bell. At message na kung baguhan kayo. Paki-beses na lang at paki-usap ko sa inyo. Huwag niyo i-skip ang aking mga advertisement. Yan lamang makatulong sa inyo at gaganaan ako laging mag-vlog at maitutulong at mag-share ng mga kaalaman na hindi inyo pa nalalaman. O paano people, maraming salamat.
Naway nakakatulong ako sa inyo. Gawin niyo po ang mga dapat gawin. Kung marami man kayo nararamdaman na hindi nakakaiba, na kahit sa doktor inuman ang gamot ay hindi gumagaling, ito lamang ang paraan ninyo, herbal. Wala po kayong gagastusin. Bumili na lang kayo o kumuha na lang kayo ng mga dahon doon sa mga kapitbahay o sa bahay niyo mismo. Yan ay makakatulong sa inyo na magpapagaling sa inyong mga karamdaman. Herbal, hindi masama sa kalusugan at magpapalakas pa sa'yo. So, paano people? Maraming salamat. God bless ating lahat. Ito po si Kamerlin, ang inyong ritualista at long distance healer. Maraming salamat sa inyo.